magigay para sa parating lalaban. Oh. Saan ba ang pagawa? Tulong, bulok, reka, kala! Woo! Tanga! Bolo pa! Ganon! Tebrawan! Buka! Bahalal! Kakalo! Suka mo! Performance arts at kung ano-ano pa. Flipto, magigay para sa parating lalaban. www.fliptop.com.ph Lipin yan, may online radio at marami pang iba't ibang segments. Rest in peace kay Jeric aka T-Tech. At ito, ngayon lang tayo magkakaroon ulit ng ganitong laban. Sa kanan ko, representing Cavite at Baguio, magigay para kay Mhot at Sur Henyo. Tayo'y bumalik mula sa aking pagkabata. Patnubayan ng pansin na mga nagaang kabanata. May isang normal na batang isinilang at natuto ng ibang pamumuhay sa lansangan ay nahubog. Minsan lamang sumunod pagkat natutong sumuway. Minor pa lamang ang edad, meron ang matumis na kamay. Nakasanayan ay ang laging sumabay. Walang pake kahit mali ang biyahe ay sumasakay. Mga alaalang nasa litrato o mga imahe na nasa isip. Baliktanaw kong tinatrato bilang mga buhay na panaginip. Na kadalasan kong sinisilip sa mga oras na matahimik, tanging nananatili kong baon sa pabago-bagong paligid. Marating man ang kaibuturan ng mga pangarap kong kinasasabikan. Huwag mong kakalimutan lahat ng nasa iyong pinagmulang. Di mapapalitan dahil ang iyong matutukunan. Kung sakaling dumating ka sa kasawian, wala ka mang mapatunguhan, eh meron ka namang mababalikan. Sila nga pala, Isabuhay finalist. Alam niyo na yan. At sa kaliwa naman, magigay para kay Jonas at Lhipkram. Ay isang paraiso, tahanan ng pagsubok na walang sinisino. Ang binibiktima nito'y hindi lang Pilipino. Kahit na walang atraso, pipilitin kang sumuko. Ito ba ay nilaan para lamang ihambalang? O ito ay salaan upang mabilang yung matapang batayan ng katibayan? Kung sinong makalusot ay siya ang may karapatan na humarap sa mga susunod pang laban. Ako po ay si Berto, batang kabeteño. Mahilig sa kabet at ang kabet na bulilyaso. Isang gabi na huli na may katawagan. Sumunod ako'y natsambahan, kaseks ko ka naman. Ang swerte nga naman, sa kabaliktaran. Saka pa ako nahuli kung kailan lalabasan. Ako na sana yung pinasok kong gusot. Mukhang wala na akong lusot, kahit ano pang palusot. Shoutout nga pala kay Kagawad Senki ng Bamboo Organ, Tropang Cristeta, Transiti, kay Boss J, Stas Mayo Philippines, J. Pustato, kay Boss Emil, kay Boss Pao Ponce, kay Sneaking Sir Ivan, DNK Records, kay Sir Dino Diepe. Shoutout nga pala, 3Gen, Nakambatre, Boss Emil Martinez, Boss Paolo Ponce, Boss Kia Ramos, Bugen Lianza, Boss Jericho ng Fairski, Miguel Bibing, Miss El Miranda ng Magkasawa, Papa Miss Floating, Happy Floating, kay Crystal May Chagoso sa asawa ko, at kay Madam Queen Catalea, tsaka Sneaking ni Boss Pato. So, teka lang, teka lang. Pamasko ko lang to sa mga sumusubaybay sa FlipTop. Para sa inyo yan, tol. Monopod. Juice. Mga tropang bulag. Top contact lens.
Lhipkram, pinili na mauna. Sur Henyo at Mhot. Tiktatlo minuto. Ayun na natin ang down tournament natin. Sa wakas, ang inihintay na ng marami ay mangyayari na sa Ahon na yung magkalaban dating nagkampinan ng di naglaon. Teka pare, ako lang dapat magsasalita nun. Aba dyan ako, hindi sangayon. Huwag mo nga akong pinapangunahan, gago. Rumispeto ka sa champion. Parehas pala tayong champion, mauna ka na. Ahon, game! Tinapat kayo sa amin mga gago, pwede na kayo mag-feeling palaban. Trip lang namin na mag-ensayo at ito ang matipid niyang paraan. Kasi kung usapang TF Lhipkram, yung sa'yo hindi pa malaki. Saka yung kasama mong duleng may discount. Ha, disabled ka kasi. Pero kung usapang panapat sa amin, hindi kayo ang best MC. Kasi masyado pa kayong slow, parang nakatake ng LSD. Kaya parang laboratory journal lang tong binigay niyong enemy. Kasi gagamitin lang namin tong LJ para gumaling sa chemistry. Si Jonas ay galing daw sa Bible at niluwal daw siya ng isda. Kaya pala yung dalawa niyang eyeball ang laki ng agwat sa gitna. Yo! Kaya nga minsan na akong nabigla. Kasi yung mata nito nasa Gedli. Ah, kaya pala pag nag-chat-chat to sa FB, akala mo nagse-selfie. At Michael Jackson ng Pinas, ulul! Napakadami mong padali. Paano ka naging Michael Jackson kung sa stage, pumipiyok ka lang palagi? Pwes ako na bahala magligpit. Malinis magtrabaho to sa laban, may kasama pa akong matinik na talagang smooth criminal yung galawan, kaya tong Michael Jackson tagilid. Sa akin ang iyong best man, pero wag mo sanang dibdibin. Nautusan ka lang ni Shernan tuwing may kasiyahan at piging. Tagabili lang ng alak tong banlak, kaya nga nalaman ko na din na kaya Michael Jackson ang bansag laging pinapabiligin. At ikaw, Lhipkram, lika dito. Sa pagsulat, wag kang ang feeling progresibo. Di ka naman most improved na player, kakutis mo lang si Oladipo. Bumubuga ako ng apoy, parang dragon. Yan ang mga bara niya na useless. Baka how to train your dragon, kasi nga maitim na toothless. Pero wag ka, hindi na yan nangingilo. Malamig man yung inumin kung iisipin. Bakit mo nasabi? Tingnan mo naman kasi, may jacket na yung ngipin. Pero seryoso? Ginagaya niya lang naman si Looney, pero wala pa tong bigat. Oo, ikay tinatawag lang na MC kasi nga Marlon Kapikat. Kamukha mo lang si Looney, pero yung letrahan mo badang. At kung usapang lirisismo, gago, wala ka pang alam. Pagiging Looney mo parang cellphone na gawan China lang naman. Kasi nagaya mo yung itsura, pero di mo nagaya yung laman. Namin mga kanta na itong Jojo. Oras namin na sayang lang saglit. Kasi ang pangit ng linya to, no? Tila na sayang lang yung beat. Dami ng kanta na itong bobo, pero kahit isa walang nag-hit. Kaya nga tinawag yan na Jojo kasi kanta niya ang weak. At saka halatang sismagang yung kinapi, sir. Huwag mo na itanggileche ka. Ito namang isa, malaluni yung caliber. Pati multi, etc. Kahit matawag kayo na copier, basta sumikat, pwede na. Kaya nakagat yung break na parang caliber dahil sa pagiging replika. Mas walang panama yung mga bara nyo na puro sa jokes lang nakabase. Laban sa mga bara naming may metaphor, wordplay at humor ang atake. Kaya kami yung nakakaabante. Parang gulong ng bisikleta ang mga sulat namin, pare. Kasi bawat rounds nakapaloob yung mga linyang pambalansi. At tila nasa Nike tournament pa rin kami dito sa gabi na di na daos. Kasi may isang pares kaming ikakahon na parang freebie na sapatos. Kaya pa ay magpapantay. Wala nang gugunitain kung Pasko ang inaantay. Ito ay magmumukhang undas pa rin kung saan may dalawang pata. First mo na naman, react mo pa. Tay! Tay!
sabihan mo akong duling. Dapat nga bumilib ka pa. Dahil ako lang ang taong may kakayahang makipag one-on-one sa dalawa. Oo, duling yung duling yung kakampi ko. Discounted yan, syempre. Pero alam mo, advantage namin, yung TF niyan, doble. Tapos putang ina, nagsama pa mga panggap. Ano ba sinabi niya kanina? Billy Jean! Putang ina mo, magnanakaw ka na lang, ninakaw mo pa yung linya ni Mab, putang ina ka. Pero game! Meron pa! Puro lang daw ako pagpapatawa. Ang sinisigaw ni Mahangin. Hinahanapan niyo ako ng bars, bakit? May pinatago ba kayo sa akin? Game! Intro lang. Lahat ng pabor binigay na namin. Pero di ko sukat akalain na sa Facebook mandadaya pa to. Pinipredict mga lines namin. Pinupost, tapos yung caption, aping-ape. Ano pa bang pabor yung gusto nyo? Twice to beat kayo o mag-freestyle na lang kami? Kasi gahol na raw sila sa oras. Kaya yung linya namin, gusto nilang ipatabas. Kasalanan ba namin yun? Sa bagay, meron lang kayong utak ng mandaraya, pero wala kayong puso ng kampiyon! Kaya sa ginagawa ninyo, isa lang yung pumasok sa akin na kaya naming tapatan inyong galing, kaya nangilag kayo sa amin, Ahon! Diba ito si Mhot? Ano nga pala yung titulo nito? Kampiyon! Eh, itong si Sur. Kangkong! Oo, kangkong! Kasi ikaw yung bote ng Hinebra. Baliktarin nyo ng mga ibabaw yung demonyo to sa gera. Alam mo ba? Mensan ko nang ginawa yun. Pagbaliktad ko ng bote ng Hinebra. Ang ibabaw ba yung demonyo? Yung alak na tapon. Pero champion to nung nakaraan. Champion ng sunugan. Ha? Champion ng sunugan? Ulul! Ulul! Alam namin yung katotohanan. Nahatiin nyo yung premyo at ibibigay sa iyo yung laban. Kaya isang malaking kabulaanan. Huwag mo kaming niyayabangan. Binigyan ka lang niya ng karangalan para di ka namin mabutasan. Seryoso? Seryoso? Tumanggap ka ng kahihiyan dahil lang sa sulsul neto? Patunay lang na sinobita madalas mautu ni Sur Henyo. Kaya mas masak... masahol pa sa pirata ang yung napili na galawan para kang vendor ng FlipTop CD sa baklaran kasi nagbebenta ka ng laban. At speaking of laban, di ba sabi mo nung laban nyo tumampi ka na lang sa king para may chance ka pa mag-champion? Anong kala mo, Astig? Thomas at LeBron James ng Cubs, malamang hindi rin yan mag-click kasi di mo ng finals bad trip kayo sa isa't isa kasi yung misis mo dinamay niya, yung kabit niya dinamay mo, tapos nagsama pa to. Paano naging solid yung tandem ninyo kung nagpa-plastikan kayo? Kaya parang istorya ni Magnifico ang pagsagasa namin sa bet nyo. Siguradong may mamamatay na batang henyo saktong Disyembre din ngayon. Ang ganda ng tiyempo, may igurot ding mamamatay tulad ni Marticello. Tila suntok ni Juan kay Congressman, mga punches naming hinubog. Kahit pagitan lang ay inch, basta tumama to sa chin, may kampiyong matutulog. Kaya pasensya na sa Barrio Verde. Pambato nyo'y mag-agape. Kaya LJ, salam mo na. Pahinga ka muna ngayong gabi. At ikaw naman, Benjamin Button. Ang sarap mong tawanan ng malakas. Puta, 21 years old, pero yung pangalan niya, Tomas. Puta, Tomas pangalan mo? Di mo pa sinulit pang gagago? Nahiya ka pang hinayupa ka, hindi mo pa ginawang Donato? Tangina yung edad mo pang millennial, tapos pangalan mo pang senior. Puta, iba din. So ano ka ngayon? Millennial citizen. At diba sabi mo kay Sur Henyo, tinuring kitang rapper bilang brother. Ano daw? Baka tinuring mo siyang brother bilang rapper. Yan! Yan ang napapala mo, tol! Sige lang, Mhot! Push mo yan! Baliktad pa more! Eto naman, sabi niya, hindi na daw kayang baliktarin yung Marlon kasi hindi na yun normal. Yung banat mong yun,
aking nabisto at nahuli. Tanginan to, magnanakaw na lang ng ideya doon pa sa album ni Looney. Tangina, kaya i-search nyo, I am normal. Yun ang ebidensya kong panglaban dyan. Hindi lahat ng kaya, hindi lahat kaya yung balik ta rin, sir. Lalo na yung loyal fan. Kaya yung tandem namin, sakto lang. Yung lalim at yung... Yung lalim at yung babaw, yung tandem nyo sobrang lakas. Mangopi at magnakaw. Bars mo na, react mo pa. Ha? Nakuha nyo pa yon, nakagatin. Eh yung linyang yon dinuraan na namin. Kay sipil at kay dilim. Kaya itong champion nyo na bata, galawang baby ama. Kasi kailangan pa magnakaw para magkabara. Kaya sige, iribat nyo na. Mga linya naming binato. Pero magaling kayo sa baliktaran, di kayo magsasabi ng totoo. May kalalagyan. Mamamatay itong loyal na fan na parabang si Stan. At ikaw, talagang matatapon yung gin kasi iyong tinaob. Pero speaking of alak, mamamatay kayo na parang uminom ng lambanog. Oo. Hindi niya naman talagang deserve niya yun. Kaya siya nagkampyon. Pinupo na mo pa porket hanggang round 1 ka lang doon. At tinitira pa yung tandem namin. Akala niya yung angulo niya banayan. Ingit ka lang kasi niyaya mo siya nun. Kaso di naman siya pumaya. Pero maiba tayo. Nakasama ko tong si Jonas dun sa Baguio. Nagyayaki na wangod ang kadiri. Akala ko magpapatato, magpapahawak lang pala ng ini. Ito naman, nakasama ko sa hotel. Alam mo ba nangyari, sir? Binaklas yung pustiso, winisikan ng ambipure. Nung nakita ko na kung paano magsipilyo, akala ko nagmamanicure. Pero ang sabi niya kay Fruz, dalakoy apoy at patibong, kaya sunugtong masamang damo. O di ba pare, ang galing niya? Ngayon anong pakiramdam na nagwagi ka dahil sa pinagamit ko na linya? Oo, pinahiram ko lang ng bara to para yung sulat niya pala rin. Ironic na ikaw tong mukhang Arabo, pero ikaw tong nanghihiram sa akin. Oo, mukha kang Bombay na palaging bilad, na maraming libag. Kamukha mo yung kinarati ni Looney sa From Saudi with Love. Looney na naman? Dapat lang. Para tumatak dyan sa bungo mo. Kasi puro gaya ka na lang. Di ka na nagbunga at natuto. Ito yung Bombay na pag nag 5'6". Malulugi lang siguro. Kasi mukha namang wala ka ng interes pa na tumubo. At ikaw, yung pagiging champion mo kumpara sa amin, halatang malayo ang agwat. Kasi may kahati ka doon si J. King. At saka trials lang yung cup. Binigyan kanya ng kahati sa kampyonato, kalahating champ lang sapagkat napansin ni Arik na di buo yung mga laman mo at sangkap. Pero kahit tinalo mo na si J. King, walang nagbago sa iyong ranggo. Gladiator ka pa rin, pinaglaruan lang ng Romano. Kaya mahina tong si Jonas. Kay Invictus nga na olats, dinaig nung nagbabibrator, halatang mahina sa performance. At sa isa buhay, sabay pa yung sumali. Pero laglag sa simula pa lang. Kaya sino to? Mga pabibo lang? Hanggang round 1 lang palagi? Mga pamangkin yata ni Badang? Ah, kaya pa nawala silang titulo. Tito lang. Tapos mga puro pa yan patawa. Ganyan talaga pag medyo bobo. Kaya hindi kayo nananalo, hindi nyo kasi siniseryoso. Ang lalakas pa man lahat ng kalaban, akala mo kung sinong gwapo, okay lang sana yung ganyan kung walang diferensya yung mukha nyo. Tsaka di nila kayang makipagsabayan sa mga linyahan na siksik. Kaya yung round sinahabaan, yan ang kanilang pasimpleng cheat. Pero anong pakiramdam ng overtime ini-speed kung pag-upload naman ng laban yung rounds nyo ini-skip? At kung nananalo kayo sa bahay katay, pwes dapat nyong mapagtanto. Dito ibang diskarte at salakay, salita mismo ang pampayo. Kaya kung sa may beat kayo na sanay sa amin ang laro na to, magaling kayo sa bahay katay, abadon na lang kayo! Kami!
At yung sinabi nila kanina, kami, dalawang beses naglaban sa torneo, pero hindi nyo masisisi. Kahit pinaghahatian yung papremyo, at least naghahandang maigi. Kaya delikado ang kalagayan nitong mga kalabang ising-isi. Kasi pagsabay na kaming lumaban, siguradong merong 50-50. Pinag-arian namin dalawang liga sa dalawang magkasunod na season. Lahat ng nagbantay taob. Para nag-basketball si King Kong. Kaya, inyong mga sulat ay malabong pumantay. Panis yung duo nyo sa aming duo na pang do or die. Dog! Ang hina ng mga banat nyo. Lalong-lalo ka na dudong. Yan ba yung kampiyon, puta, pinagbabasketball si King Kong? Ikaw, ang sweet mong kakampi, pinagtatanggol mo siya. So, aminado ka pala nung sunugan nakalimot ka ng linya. Sige, paniwalaan na lang natin kung ano man yung sagot niya. Pagsasabi na yan ng katotohanan, di na yung bulaan kasi yung champion may chok na. At ikaw, sabi nyo yung battle ko ini-skip? Okay lang mga brad. Yung battle mo kay Dusky, pinanood ko. Yung ads. Sino tong mangmang? Ang lakas nung round 3 mo kay Dusky. Pero kay Badang. Oo, binigyan mo ako ng linya. Malugod ko yung inaamin. Pero yung laban nyo ni Pukuda, yung show ko reference, diba? Sa akin yun ang galing. Diba? Oo, tignan mo, sumasagot oh. Tignan mo naman, bad trip na. Sakto lang na meron kang tear. Here kasi iyakin ka. Sabi mo, iniinom namin lambanog? Nagkakamali ka, Brad. Alam mo, iniinom namin? Wala. Sabi na ito, pag ako daw nagsisipilyo, parang manicurista, sabi na ito ni pare, hindi yung manicure, putang ina mo, tawag doon, lagari! Tatanggalan ko kayo ng ulo, pero rounds na namin. Game. Pinanood ko mga battle mo. Puro ka, ha? Ha? Alam mo, okay na sana. Kaso nung binilang ko na yung ha? Ha? Dami kong tawa. Ako rin, ang dami kong tawa. Kasi sanay daw siyang wala siyang fan. Talaga? Malaman-laman ko, may fanpage ka. Tanga ka! Kung sanay kang wala kang fan, pero ngayon, gusto na laging hinahangaan. Masyado nang naging padiva, naging kabilang lang sa bida, naging balingbing na ang puta, naapektuhan ka na ng sikat, na wala sa iyong probinsya. Kaya nangailangan na rin ng fan, iba kasi yung klima sa Manila. At itong humble, biglang yumabang, pero ubod to ng duwag. Kung sino pang nanalo sa Royal Rumble, siya pa yung walang bayag. Dala lang naman ang takot kay Badang. Kaya kumampi ka kay Sur. Dating tinawag lang pang rescue, ngayong ginawa ng pang secure. Kasi hindi daw payapa ang resulta. Pag ito nakipagbang sa Moro, naniwala ka kagad, paano yan nakikipagbang sa Moro? Isa batang rebelde pa lang, patay ka na dapat. Kaya nakakapagtaka. Nakuha mo yung mga boats, ano to, lokohan? Baka yung judges, binigyan mo ng stove. Kasi nagkalutoan. Tangina mo, wala ka namang magandang binanat. Ginaya mo lang yung ating ni Bunak. First, gawin nating literal. Gusto ko, ipasa mo rin to sa Facebook, ha? Nang makita nilang, pinaiyak ka ng bungal. At ikaw? Diba sinulatan ka niya kay Delo? Yun ang sabi niya. Kaya pala nung finals, nauutal sila tila karag na makina kasi nag-iisa na lang yung Delo, pinaghatian pa nila. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Magaling na empleyado, dugot pawis pinayamo sa mga napalamo, ngayong sumingaw na yung baho, niloko mo mga tao. Anong employee of the year? Baka ikaw mismo yung amo, kasi alam na ng lahat na may katulong kagago. At ikaw sobrang buraot mo. Pati si Boss Ivan sa galawan mo nabibigla. Tanginan to, nagsusulisit sa may mga fish pond, nagpapa-sponsor ng isda. Pero binibigyan naman siya agad. Kaya tuwang-tuwa si Makmak.
Pasalamat ka raw, hipak ka, kaya binigyan ka ng sap-sap. Pero hindi, ultimo sa marijuana. Sa hingi lang yan umaasa. Rumoksi ka rin, tol. Sa bagay, siya yung henyong sakuragi. Sanay siyang di umi-score. Pero hindi lang marijuana. Ultimo siya buo sinusunog. Di ka na daw natutulog. Tambayan niya, Cannon Road, naghihintay ng batong mahuhulog. Pero meron pa diyang mas grabe. Si Boss Ivan din mismo nagsabi na kaya ka daw umalis ng Cavite kasi yung matalik mong kumpare ninakawan mo ng kalapate. Huling-huli ka raw sa akto. Kada madadakma mong neto, yung ilalagay mo sa box ng sesto. Kaya, alam nyo na ngayon na yung nagbebenta ng kalapate sa internet, si Sur Henyo yun. Nakakatakot daw kayong kalaban. Sabi ng tagahanga nyo na JJ. Ba't kami matatakot sa MS? Eh nasa 3GS yung 13. Kahit sa pangalan man ibase, hindi kayo makakapatas. Pagkat kami pa rin ang swerte sa inyong ipapamalas. Kasi kayo daw ang aming break. Kami ay ginanahan. Ano bang ginagawa sa break? Di ba tinatapakan kahit manalo matalo? Sabi na parangalan kaya tapos. Wala nang dapat pag-usapan. Kaya ngayon, iribat nyo na. Mga linya naming winaksi. Alam naming magaling kayo. Di namin yun matatanggi. Pumalag kami ngayong gabi. At sila mismo yung saksi. Kaya sa eager nyo na magwagi, hindi kami agree. Kami ang saksi, kami ang saksi. Yan ang sabi nitong gago. Oo, saksi, kasi kamukha mo si Arnold Clavio. Takay na neto. Lakas pa mangulit ng mga galawan. Talagang ako'y napa-oh shit. Itong kasing liit niya o nanay, ito galawang boyet. Tapos pinanood pa yung laban namin ni Dasky, tanginang ito wala sa hulog. Ba't di mo panoorin yung laban natin sa Baguio para makita mo kung paano kita dinurog? At ikaw, susuntukin ako ng bungal? Tanginan to, ang dami mong malalaman. Ang dami mong nalalaman. Gusto mo, magsuntukan tayo sa labas para pati nguso mo mabawasan. Tol, naalala mo yung sa Nike? Ah, yung laban nila ni Flick G? Yung may space bar siya na skimming? Puta, ginaya na si Tipsy? Oh, di ba nagpapakaluni ka? Pwes makukuha mo tong question. Magnanakaw na nga, ninakawan mo pa? Ano yon, inception? Napakatanda mo na sa eksena, dinadaig ka pa ng bata. Sobrang hina mo lumetra at bibihira pa tumama. Sabi mo kay Shea sa laban, ikaw si JB Sebastian? Pwes mali ka ng akala. Hindi kasi JB ng komando, kasi mga tira mo bahala. At kapwa tayo rep dahot ni Price Tag. Pero ako lang dito yung subok. Kasi nagawa ko ng mag-comeback habang nanatili kang support. Gusto ka na nga daw niyang bitawan eh. Alam mo ba ang reason niya bugok? Bakit ka pa daw niya hahawakan kung di ka naman bumuputok? At ikaw, isa ka lang peke na makata sa pagpapag-ghostwrite ka na sanay. Ako mismo saksi sa pagpapatulong mo kay Mab ng bahay katay. Kaya tama lang na ginaya mo yung galawa nun is Mab. Kasi di ka rin makikilala kung di ka sinuportahan ng Mab. Oops! Huwag mo nang binabanggit. Matagal niya na yung tinalikuran, mas pinili niya si Lip. Ang masakit, pati yung kaibigan niyang si Master Fit. Iniwan niya na rin ang pinalit si Pasta Tit. Pero seryoso, kababayan ko yan sa Cavite. Na bitter pa sikreto. Kabatch ko sa New School yan dati. Kaso huminga karir neto. Naturingan kang tagabulihan at makulit kang araw. Pero ba't sa listahan ng maingay, hindi ka na-call out ng maestro? Oo, hindi sila na-call out kasi mga wala naman natagyan. Bukod sa walang class, hindi pa sick, kaya hindi classic ang labas niyan. Mga letra namin, merong bilang na parang plaka ng sasakyan. Kaya nga bawat paandar namin, napalista na sasakyan. Speaking of napalista, ang ahaba pa mag-shoutouts nitong si Jonas at si Phil. Bago lumaro, ang daming bate. Kala mo contestant ni Kuya Will. Lalo na to kapag bumate, puta kasama pa buong angkan. Tas pag oras na ng performance, puta sasayaw-sayaw lang.
Kaya wala sa tandem nyo, wala kang bilang. Isa ka lang sukdulang bano. Binuhat mo lang yan sa madaling sabi sa yung may utang sa'yo. Tapos nung laban nyo sa pambababae, nilaglag ka ng kupal na to. Bumbay ka nga kung sino may utang sa yung nagulog sa'yo. Sige, labasan na ng baho to, pare. Usapang palikuran ba? Lhipkram, hindi ka daw nagbubuhos ng tae. Hinayupak ka. At ikaw pa mismo nagsabi, dapat nga kilabutan ka. Hindi siya nagbubuhos ng tae kasi ayaw niyang paliguan ka. Pero seryoso, mula Isabuhay at sunugan, sunod-sunod na laban, halos wala nang pahinga. Mga ideyang baliktaran, halos nagamit na sa iba. Kaya pagdating sa salita, wala nang gana baliktarin pagdating sa kanila. Teka, walang gana baliktarin? Laruin nyo tang ina kung babali-baliktarin, walang kalabang tinira! Kasi di na uubusan to ng gutom kung akala nyong busog na. At tanda kaming sumalubong sa lahat ng mga susunod pa, kaya sa lahat ng bayaw nyo na pumunta. Salamat sa dalawa nyong pinapunta. Pinapangako namin ngayong gabi may 3GS na 2 tumba! At kung sakaling manalo kayo, sige, mga tropa naman kayo, sa inyo na yung karangalan. Pero sumobra kayo sa oras, pinatunayan nyo lang, di kayo lalaki, di kayo sumusunod sa usapan, mga putang ina nyo. 48 lines! Ang ina nyo, ah. Iyakin talaga ang puta. Galit na galit, kala mo may kausap ka. Kala mo kung sinong matalino? Etong si Bugbog. Huwag ka mag-alala, pag binuhusan niya yung tae niya, kasabay ka ng lulubog. Tangina mo ka, pare. Di ako matatakot sa'yo kahit meron ka pang kulangot na permanente. May ba't magusto mo? Eto, sur. Yung loyang binigay mo, hindi ko nababalik. Hindi masakit. Tangina. Oo, pareho kaming rip the hood. Kasi si price tag, nausayang kay Undo. Nawakan niya ako, di ako pumuputok kasi ako yung matalas sa hukbo. At ikaw naman, kung usapang wonder pets, ikaw si Mingming. Tangina, ikaw daw yung reporter sa saksi, ikaw naman si Tunying. Yun nga, huwag na natin pabayan kasi baka magalit yung kumpara natin. Sinabahan. Baka bawasan yung pakingkim sa anak ko. Yeah. Game. May tanong lang ako, Mhot. Bakit ito kinampi mo? Di ba dapat si Sanctus? Kasi kagrupo mo na siya magmula nun. At kasama mo siya sa kanta na sa Haring Araw Lumamon. Pero nagbilag ka rin sa sikat, sa pagiging tanyag at magiting. Kaya ang sakit lang isipin na iiwanan mo rin pala ang iyong kasama sa lilim. Kaya sa iyong napiling padrino, hindi ka naging matalino. Sa'yo na nang galing mismo na di pwedeng panabong tong hen nyo. Eh ba't sinama mo pa rito? At ba't ba kayo nabibilib dito? Eh puro lang naman kaya bangan yan. Puro ka tinapos mo yung law. Bagsak ka naman sa bar exam! Putalo lang tinapos mo? Anong akala mo? Nice, sir? Ako nga eh, 15 lang yung baon ko, pero tinapos ko, high school. Tapos proud na proud ka pang tinalo mo si Krega, inag-choke naman si Repa, nakuha mo pang ipagyabang, hindi na yung pasok sa panlasa. Alam mo yung problema? Nawala kasi yung utak ng iyong dinakdakan. Utak, dinakdakan, di na naman kayo nakahiri. Panis yung setup mo na may laman sa setup na ginamitan ko ng isip. At ikaw, sila lang nagpapalakas ng banat mo. Kaya yung tunog, bomba. Idadaan niya lang sa intense na delivery. Tapos yun na, bongga. Pinaburan nyo kasi masyado. Kahit yung banat, di kalakasan. Paano nga naman masisilip kapalpakan kung automatic na palakpakan? Kaya yung kinunsintin yung bata, sa adik sumama na. Natutunan na magnakaw. Ultimo laban, nabenta na. Kaya nung finals ng sunugan, dismayain yung inabot. Ito ang resulta ng isang batang hindi nyo pinalaki ng maayos. At ikaw, lagi mong sinasabing ikaw si Katie, ikaw si Benji, Sakuragi, Lebron,
ni isa, wala kang kahit doon. Tsaka paano ka naging Benji para sa tangina mo, eh ang kamukha mo si Turyon. At siya rin daw si Jaworski. Pwes hindi ako natakot. Masahol pa ako kay Patsulya. Pag sa court ako pumasok, babaldaduhin kita pare. Kapag tayo ang nag-abot, sunod-sunod ang iyong bale. Nang wala ka ng masahod. Kaya sa hiling mo na friendly battle, ito'y kabalik na rin, sir. Kami ay kakatay ng kaibigan at babali ng rule. Pagkatapos naming magripuhan itong idol yung fool, makikita nyo sa kanyang katauhan yung agusan del sur. At saka bakit magalit na galit ka pag hindi ka ginigis sa Baguio? Tang ina! Barya-barya na lang yung kita ron, sir. Sumasabit ka pa. Di ba icon ka na? Kala ko pa naman pang libo na galawan, pang coin lang pala. Ang inang to, gahaman! Mga rapper sa Baguio, ginagatasan. Alam mo, di mo sila masisisi kung ayaw na nilang magbulag-bulagan. Sawa na daw sila sa yung galawan na mangagaw ng pagkakakitaan. Kaya ikaw, yung Henry C. ng Baguio, sa taglay mong kakupalan. Kasi pag pera daw usapan, itong singket na may sariling mall ang numero uno sa listahan. At ikaw, pag-usapan naman natin yung estilo mong baliktaran na ikaw daw ang nagpauso. Puta, 2012 pa lang, gamit na yan, tapos binitbit mo pa rito? Kayo naman, mga ignorante, sige, tanggap lang ng tanggap. Ikaw para kang bugaw, tangina mo, kasi nagbibigay ka ng laspag. Mula kay Notorious, Tipsy D, Balakid, nagamit na nila yan. Tapos aangkinin mo yung titulo? Pues, mahiya ka naman! So ano sasabihin mo? Tapos na yon, iba na ngayon, di namin yan tatanggapin. Dahil lang naging parte na ng kasaysayan, di na kayang tanggalin. Kaya kahit anong klaseng palusot o laro sa salita man ang gawin, mananatiling noon ang noon kahit pabalik na rin! Kaya sa lahat ng mga fans nila, mga luha nyo, i-ready na. Makasaysayan ang pagpunit namin sa inyo na parang sedula. Day 2, Mhot at Sur Henyo versus Jonas at Lhipkram. Mag-ingay para sa laban na yun. Shoutout sa kanilang apat. Yan yung mga sobrang solid na laban. Hindi naman importante kung sino nanalo. Formality na lang yan. Pero ang boto ng urado, 4-1, Mhot at Sur Henyo. Naman sa oras yun, kaya lang may usapan kami. Mukhang 48 naman, mukhang lang mga masiguro dahil sa rebound. Yo, thank you sa kanilang dalawa. Great to. Welcome back sa mga Filipinos. Welcome 7-11. Ready ako. Motivated ako sa asawa ko, Liza. Sana ako may DJ. Yo, salamat sa dalawang to, pupin ang ina. Dalawang araw ako nilang di pinaligo. Yo, gusto ko lang batiin yung mga tropa ng Dasma, sila Ahon, sila yung mga pinsan ni Mhot, siyempre yung mga kamag-anak ni Mhot na kumukog sa akin dyan. Hypebeat Family, Branded, Parachute, Crown Manila, siyempre, at siyempre Sneaking ni Ivan, Hubong Lyrical, siyempre nandyan, at mga tropa ko sa Cavite, sila Cavite, TLC Crew, man. Ako yung isang bumoto kay Jonas tsaka yung Lhipkram. Kaya solid. Solid yung ginawa ni Sur tsaka ni Mhot. Solid yung ginawa ni Jonas tsaka yung Lhipkram. Pero hindi ko pwede yung... Kung naniniwala ako sila yung nakakuha, hindi ko pwede yung bumoto yung iba. Para eh, sila Sur dahil nasa isip yung iba tao. So, alam mo yan. Magaling yung pinakita ng parehas. Solid yung momentum din ni Sur tsaka ni Mhot. Masyado sila exposed ngayon, kaya maganda rin yung angles sa palaban. Para sa akin, yun lang yun. Yun yung isang problema kapag
masyado kang active. Maraming agad sa iyo, maraming pambawin sa iyo. So ganoon na yung nakita ko. Basta dictate nila para sa akin yung base. Yung round 2 nila, Surchan lang mo. Sobra solid yun. Rebattle, lahat. Solid yun. Pero yun, round 1 and 3. Basta rin pakikinawa ni Surchan lang yung props sa parehas na team. Magaling. Steve, yeah. Flip top. Masyado sa kong mga tuwala ulit sa kayo. Hindi mo nalang para mayroon siya sa akin na rin ang mga para sa akin, panalo yung magkabi ng ano. Kasi parehas silang maraming limitong napara. Para sa akin, ang tinalo ng mga ano sa Lhipkram, siguro yung oras. Kasi yung talagang kailangan namin. Parang hindi ko sa akin siya yung oras. Piniyakan ng din. Yan lang, pero panalo sila parehas. Pero kailangan pa rin dapat yung mga kaya ng mga sa akin. Pero yun, hindi siya ito ang pares. Pero, for sure, kanila siya sa preference sa mga chemistry, mga buhay na. Ito, hindi nila ako mag-judge na matagal pero sasabihin ko yun. Sa dami-dami pares sa matagal, hindi mo pila ka malakas na matagal na panagod na online. Yan, para sa akin, wala. Maraming natin. Enjoy na pares. Ika-pass na walang labahan na online, pero for sure. Sa round 1, para sa akin po ni ang team ni Mhot at Sur Henyo. Round 2, para kanila ni Jonas. Sa round 3, parang tabla sila. So parang ang deciding point nila is yung variation or variety ng mga style na ginamit nila. Para sa akin, mas naging effective yung team nila. So, all pero yun na lang. Inibang na sa mga style na ginamit nila.